Hello mga marinang tahanan! Welcome again to my cooking time. I'm Grace Olweta, cooking, travel, and tour. Ang ating recipe ngayon ay napakasimpleng gulay, ang okra or tinatawag sa bansang Middle East ang bamya. Ang gagamitin po natin na bamya or okra ay napakaliliit lang po. Ayan po siya. At ang karne naman na isasahog natin ay ang mutton. At ayan po ang mga spices na gagamitin natin, ang turmeric powder, paprika, at salt. At saka meron po tayong nor cubes at lalagyan natin ng coriander powder at ang onion. Ayan, samahan niyo po ako sa pagluto ngayon. Ayan po, ay ilalagay muna natin ang kanilang napakaraming onion at ipa-fry muna natin sa kaunti lang pong oil para po mag-golden brown. Ayan po siya. Ayan, yan po, nakikita niyo po ang paggawa ko. At papa-brown muna natin ang kanyang onion bago natin po ilalagay ang kanilang mutton na lamb or lamb mutton. Iisa lang po yan or karning tupa. Ayan po, nakikita niyo ang onion. Medyo golden brown na po siya. Ayan, naman ay. Ayan, yung mga nagtatrabaho sa Middle East, alam na alam po nila itong lutuin. Kaya napakasimple lang ang ating gulay ngayon. Dahil tag-season ngayon ng okra, kaya nagluto po ako. Ayan na po ang mutton or lamb na karne. Ayan, atin na pong imimix. Lulutuin muna natin na ilang minuto na matanggal po yung lasa niya ng lamb, o matanggal yung kanyang dugo, o matanggal po yung kanya pong parang tubig, para po masarap ang ating pagluto ngayon. Takpan muna natin ng kaunting minuto. Ayan na po. Ayan, nakikita nyo mga mamsi ng tahanan, mga manay ng tahanan, ang pagluto po nito. Ayan po siya. Medyo nakikita nyo, medyo nag-expand na po yung karne niya. Parang okay na po yon. Ayan naman po ang kanilang kamatis. Lalagyan po natin. Kaya lang aalisin po natin ang balat niyan. Para po pag niluto ay hindi po nyo makikita yung balat nung kanyang kamatis. Ayan. Alisin na natin mga manay ng tahanan. Ayan na po. Ayan, naklinis na natin. Alis na natin ang balat ng kamatis. Lalagyan pa rin natin ang tomato paste. Ayan na po siya. Lagyan natin ang tomato paste sa pagluto natin yan. Parang napakasarap ng lasa. Ayan na po. Nakikita nyo po ang kanyang sibuyas ay napaka golden brown. At okay na po yung karne niya. Ilalagay na natin ang kanyang mga sangkap. Ayan. Yung hindi pa po nakaka-experience, magluto po nito. Yung mga nagtatrabaho po sa Middle East, na mga kasamahan ko din na sa pagbablog, ayan, mayroon po kayo nakuhang idea dito. Gayahin nyo lang po nyo. O pwede nyo rin pong lutuin to sa Pilipinas. Kaya lang yung okra natin medyo mahaba. Ayan na po, nilagay na natin ang ating kamatis at atin na munang hahaluin. Para mag-absorb lahat po ang lasa niyan. Ayan na po siya. Ayan, nakikita nyo mga maninang tahanan. Ayan na po, ilalagay na natin ang ating 2 kutsarang tomato paste. Ayan siya, ayan, mga mamsi ng tahanan, mga malay ng tahanan, try nyo din po itong gawin dahil napakasarap ng okra. Pwede rin kayong gumamit ng beef. Ayan, lutuin muna natin ng ilang minuto ang ating tomato paste. Ayan na po siya, ayan, nakikita nyo po. Ayan, lalagyan po na natin ng tubig. Depende po kung gaano kadami ang inyong gulay.
Kayo na lang po mag-estimate ng ilalagay yung tubig na hindi naman pong super dami. Ayan, taklupan muna natin ng ilang minutes. Ayan na siya. Ayan, nakikita nyo po mga manay ng tahanan. Lagyan na natin po ng asin. Dahil may luto na po yung ating karne niyan, kasi huli po ako naglalagay ng asin at ilalagay na natin ang ating napakaliliit pong okra. Ayan, nakikita nyo po. Ayan, haluin na natin ng haluin at intayin natin po yan na maluto ang ating gulay. Takpan muna po natin ng ilang minuto para pong maluto siya. Huwag mo po yung lulutuin masyado ang gulay dahil masisira na po yung pakaform ng kanyang maliliit na okra. Ayan, para hindi po mabrok po yan, madurog, dahil masarap po yun na ganun po ang pagkagawa nyo. Ayan, luto na po ang ating okra or bamya. Tikman mo naman ay. Ayan, sarap! Yummy, yummy! Sana po mayroon kayong nakuhang bagong idea sa aking recipe ngayon. At huwag pong kakalimutan, pakishare po sa inyong mga kaibigan ang aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat sa panunood ng aking mga video. At huwag kakalimutan ang mag-subscribe at pakiclick lang po ang button below para updated po kayo sa mga susunod ko pang video. See you po my next video. God bless you all.